Okay, so try na po natin mag-mint dito sa ating crypto frog. Tapos ang hapon lang po talaga natin dito is makakuha dito ng frog parts dahil yun yung makakadagdag talaga ng ating daily rewards. Dahil dito mapapansin nyo 1.3% up to 2% ang pwede po natin makuha daily. Tapos ayon nga kung mapapansin po natin dito sa kanilang white paper na kapag $5 ang ating ininvest, mayroon tayong 50% na makuha itong talent. 5% naman dito sa kanilang hat. Tapos kapag palaki ng palaki yung investment mo, mas malaki yung chance mo makakuha ng ibang body parts ng frog. Okay, so frog parts. At yun nga guys, try na po natin mag-mint dahil meron na po tayong $5 dito sa ating crypto frog. Ayan. So $5 ang minimum na investment dito guys. 5.15 BUSD ang ating gagastusin. Try po natin mag-open dito guys. At ito nga ang aking makukuha. Pwede po makakuha ako ng talent, which is 50% chance. Tapos hat po naman na 5% ang chance. So try po natin i-approve. Ayan. Bayaran lang po natin sa ating MetaMask. Max po natin dito. Vault approve success. So, open lang po natin. And ito na nga yung ating mystery box, guys. And ang nakuha ko po is entrepreneur. Ayan. So, ayan po yung nakuha po natin dito. Meron po tayong talent na nakuha. 50% po kasi ang chance. Pero wala po tayong hat. So, sayang. Pero kano pa man, guys, 1.5% lang talaga ang makukuha po natin in case na meron po tayong hat. Okay. Hello guys, good afternoon and good day. This is me again, Jason, and welcome to my channel InDepth. At nandito tayo ngayon guys para silipin naman po itong crypto frog, okay? So actually nakita nyo naman po yung na-mint ko na kanina. Tapos yun nga, unfortunately wala po tayong nakuhang hat. Pero yun nga, $5 lang naman po ang ating ininvest. At gusto lang po natin i-try kung ano nga po ang interface ng game at ano yung probability na makakuha po tayo ng ibang body parts. Actually, yung mga body parts po talaga ang medyo interesado nga po tayo dahil ito po yung nakakadagdag po talaga ng ating mining power. I mean, additional po itong 0.7% dahil kung isasam po natin yan, 0.7% yan guys. At nakakuha po tayo sa ating frog ngayon ng talent lang. Wala po tayong nakuha hat. Pero ganun naman guys, before po tayo magsimula, sa mga hindi po nakaka-like and subscribe sa ating channel, pa-like and subscribe na po muna guys para maging updated po tayo sa ganito nga pong mga NFT game content. Also, mag-comment lang po kayo ng kahit ano dyan sa baba for a chance to win 50 pesos GCash ngayong April 29. Tapos dito din po sa ating BTC, Bitforge at sa ating Gate.io, mag-comment lang po kayo dyan dahil meron din po dyan pag-giveaway, okay? So, balik po tayo dito sa ating crypto frog, guys. Ayan. So, daily po, pwede po tayo maka-earn po dito. Tapos, after 30 days is babalik po sa atin yung ating investment. Tapos, yun nga, guys, yung ating mamimint po dito is magiging NFT. And yun nga, nag-reflect naman po yun dito sa ating wallet. Meron po tayong nakuhang Genesis Frog na kung saan isa lang po yung body parts niya. Tapos, ayun nga, daily tayo makaka-harvest ng ating daily income. Tapos, meron po silang NFT marketplace dito na pwede po natin ibenta yung frog po natin kapag gusto nyo lang ibenta, diba? Tapos, yun nga guys, meron po silang apat na roles. Yung frog po nila, may artist, engineer, entrepreneur, at scientist. Pero yung apat po na yan is wala naman pong effect regarding sa ating earning. Ang meron lang pong effect lang po talaga is yung mga body parts lang po talaga ng ating frog. Sa roadmap naman po nila guys is ayun nga, magkakaroon din po sila ng crypto frog token, meron na po silang marketplace, at so on and so forth. So magkakaroon sila ng metaverse dito guys na magsusupport na daw sa Windows, Android, and etc. Okay, so meron po sila mga plano guys, pero syempre, hindi natin alam kung hanggang kailan po ito magtatagal, kaya invest lang po tayo sa kaya po natin mawala. Yung mga developer naman po nila guys, hindi lang po natin alam kung sino po sila dahil wala pong link na nakalagay naman po dito. At dito din po sa kanilang website, meron po silang FAQ, kaya kung gusto nyo guys singlipin, pwede nyo naman guys tingnan. Okay? Tapos in terms naman po sa community, dito po sa kanilang Twitter, meron po silang 22.5k followers, at sa Telegram naman po, meron po silang 10k na members. Tapos recently po, meron po silang bagong achieve po dito sa kanilang game. Umabot na po sila ng 30,000 TBL dito sa Crypto Frog. At yun nga guys, kaya sinusubukan po natin pasukin siya as of now. At yun nga, babalitaan ko po kayo in the next succeeding days kung ano yung magiging result ng pagmimina ko nga po dito. At yun nga,
minimum investment po dito guys is $5 lang. Tapos ayun nga guys, ito po yung ating parang ratio na pakita ko na po kanina sa inyo. At kung gusto nyo guys mabasa yung full details ng kanilang project, andito lang naman po sa kanilang white paper. Ngayon punta na po tayo sa kanilang DAP guys, at ayan po ang kanilang total deposited na 35,760 BUSD na, diba? So magfo 40,000 TBL na nga sila guys, at ang vault balance po nila as of now is 30,000, at 4,000 pa lang guys ang rewards na nakakuha ng mga users. At makikita natin dito na 835 na ang Genesis frag na namin, at ang frag parts pa lang is 161, diba? So medyo rare po talaga yung ating mga frag parts, at ito nga guys yung aking character dito or NFT. Makikita po natin na meron po agad ako claimable na BUSD po dito. Tapos ang daily rewards nga po natin dito is up to 2%. Tapos yun nga guys, yung mystery box nga po nila is ayan po yung mga presyo. Ayan. Tapos dito po sa baba, makikita natin na pwede po natin i-upgrade yung NFT po natin in the next 7 days. At andito nga yung frag value natin, yung daily rewards. Tapos makikita natin dito yung total deposited ko pong amount. Makikita po natin dito yung metadata ng aking frag. Ang daily rewards ko nga is 0.07 BUSD. At pwede po nga natin siya ibenta sa ating marketplace. At pwede din po natin siya i-transfer. Makikita din po natin dito sa baba yung kanyang body parts at kung kailan po natin siya na mint, okay? Tapos dito naman po sa ating marketplace, makikita natin yung mga binibentang NFT guys. Meron po tayong $5,000, $2,000, at tingnan natin yung pinakamura dito guys, low to high. At meron nga po NFT dito na binibenta ng $5.7. Tapos guys, meron din po silang audit na ginawa naman po ng Contract Wolf. Makikita po natin dito na meron po 9 findings, pero so far na resolve naman po yung lahat, at informational lang naman po ang andito. Pero mapapansin po natin dito na wala daw po silang max transaction. Pwede daw makamint yung kanilang owner, at yun nga guys, may mint function po sila dito, kaya pwede po silang magmint lang ng magmint, at meron po silang burning mechanism din, and pwede din po silang magblacklist din ng mga users. At dito guys sa pinakababa, andito yung full details ng kanilang audit, at makikita po natin sa number 5 na kaya po mag-withdraw ng owner ng BUSD sa contract, diba? So yun po yung capability po ng owner po dito, kaya invest lang po talaga tayo sa kaya po natin mawala. Ito naman po yung ginawa naman po audit ng the stamp. Ayan, so meron po ditong summary yung mga ratio ng ating pagmimint, makikita naman po natin, at andun po ito sa ating white paper. Wala naman daw po silang backdoor, pero ito po yung ating owner privilege. Pero doon na lang po tayo sa contract wolf audit tumingin regarding po sa specific capability ng kanilang contract. Meron po silang fee na 3%, meron po silang KYC, pero as of dito sa ating George Stamp, wala po silang information regarding sa KYC company. So hindi po natin alam kung saan po sila nagpa-KYC po talaga, diba? Pero ito po yung ating result ng ating KYC. So hindi lang po natin alam kung totoo din po itong company po na to, pero isa lang po yung nagpa-KYC po sa kanilang team, at nag-show daw po ito ng national ID. Okay? So I think yun na lang guys dito sa ating CryptoFrog, at makikita nyo po dito na meron nga po silang 30,000 pa sa kanilang TVL, at may option nga po tayo dito na mag-invest po, depende po sa ating budget. At yun nga pa, pag mas malaki ang budget po natin, mas malaki ang chance na makakuha po tayo ng frag parts. Pero ganun pa man guys, hindi naman ganun kalakihan ang madadagdag, almost 0.7% lang din. At yun nga guys, meron po silang audit at KYC, pero yung KYC po nila, hindi lang po natin alam kung totoo nga po yung company na nag-KYC. At based nga po doon sa kanilang audit is kaya po nila mag-mint at kaya po nila mag-withdraw sa contract. Tapos yun nga guys, ito po yung ating na-mint ng NFT, at daily nga po pwede po ako makakuha ng up to 0.07 BUSD. At siguro guys, babalitaan ko na lang po kayo in the next succeeding days kung ano yung magiging result ng pagmimina po natin dito sa CryptoFrog. And so far guys, okay naman po sa akin yung kanilang game. May mga risk lang po talagang involved, dahil syempre NFT game po talaga to at ROI dap. And sa lahat po talaga ng mga ROI dap na napasukan po natin is wala naman po talagang perfect. Kaya invest lang po talaga tayo sa kaya po natin mawala. At kayo na guys ang bahala kung mag-i-invest man po kayo. Basta ilalagay ko lang po yung link po natin sa baba. So I think yun na lang guys dito sa ating review po sa ating CryptoFrog. Tapos ayun nga guys, mag-comment na lang po kayo sa baba para makasali po kayo sa ating pag-giveaway. Palike na lang po ang subscribe. Salamat, bye-bye!